up, Erica here. Welcome back to my channel. So for today's video, I will be showing you how I edit my Instagram photos. So for further ado, let's get started. So when I edit my photos, I use Lightroom Preview and Picsart. So first, pili ka ng picture na gusto mo i-edit. Kunwari ako ito, pinicture ko to sa pantabangan kasama ko yung mga friends ko noon. Kaya ito muna pipiliin ko picture. So pupunta ako sa light. Since madilim yung pagkakuha ko, gagawin kong 1 para lumiwanag yung picture. Joke lang, mga 80 lang. Baka super exposed naman na. Next contrast, ina-negative 11 ko lang. Ayoko kasi masyadong, alam mo yun. Then highlights, bababaan ko lang ng konti. Mga negative 7, okay na yun. Shadows, bababaan ko lang siguro kasi ayoko yung super black. Kasi ang ina-achieve natin dito yung bluish white na color. Then yung whites, bababaan natin ng mga negative 15. Yung blacks, mga negative 25. Ayan. Okay na yan. Ayun, na-adjust. Pero obyaan nyo na. So next color, since nga ina-achieve natin medyo blue and white yung team ng feed. So, pupunta ko sa temperature, bababaan ko, mga negative 11 siguro yan. Then, tint, gusto ko medyo green, kasi nga gusto ko i-expose yung nature. Mga negative 10 siguro, yan. Then, vibrance, gustong-gusto ko i-vibrance, mga 37, sige. Then, saturation, bababaan ko na negative 16, 17. Then yung sa color, kung gusto mo i-adjust, pwede mo ma-adjust. Pero since wala akong red, hindi natin a-adjust yan. And ang color lang dito is yellow, green, tsaka blue. Yun muna yung focus natin. Since sa yellow, gusto ko medyo neutral, negative 13. Then saturation, 9. Tapos yung sa green, gusto ko ng itong kulay. Mga 22. Tapos baba na yung saturation ng mga 32. Then yung sa blue, mga negative 28. Then saturation ng 5. Then sa dark blue, mga negative 11. Then saturation ng 6. So dito na tayo sa effects. Pupunta ko sa texture. Gusto kong ma-expose yung texture ng bundok-bundok and yung tubig. So, mga 17. Then, speed toning. Ito yung key para ma-achieve mo yung bluish-white na feed. Kasi dito talaga nagbabago yung picture kung paano yung itsura niya. So, for the highlights, gagawin kong 219 plus 3. Then, sa shadows, mga 220 tapos 21. And yung sa clarity, hindi ko na masyadong inaano, 5 lang. Tapos, ayun, tapos i-crop na natin. Ah, 60. Nakalimutan natin baba ng saturation yung dark blue, kaya naging ganun. I think price na sila. And yeah, kay, ayan, nakuha na natin yung tamang kulay. And tip lang, syempre, alam ko may mga tamad mag-edit na isa-isahin. Pwede nyo pong i-copy-paste yung ginawa nyong adjustments. I like that, copy settings. Then, kunwari, i-paste ko siya dito sa picture ko na to. Then, ayun, crop ko lang ng square. Then, ayun na. Nakuha mo na siya. Then, a-adjust mo lang. And, alam ko may mga available na presets online kung gusto nyo. Tinatamad kayong gumawa ng sarili nyong preset. Manghiram na lang kayo ng preset ng iba. Tapos, adjust nyo na lang. Ganun. Pero, huwag nyong kalimutan na magbigay ng credits. Siyempre, pinaghirapan nila gawin yung presets na yan. So, next, after that, isa-save ko siya. And, gagamitin ko na yung application na preview. So, sa preview, dito ko nilalagay yung mga edited pictures ko. Then, tinitignan ko kung okay ba siya, kung nagmamatch siya sa feed ko.
Then, ayun, kakulay na niya, okay na siya sa akin. Nag-satisfy naman na. Ganun ang ginagawa ko. And tip ko lang guys, kapag gagawa kayo ng feed, pwede din kayong gumawa ng pattern. So, bali yung pattern ko kasi ganito sa feed ko. So, una dito, nandito yung may picture ako. Then, random picture. Then, random picture, tas picture ko. Then, alternate lang siya. So, makikita nyo dito, ito, picture ko, tas ito, picture ko. Alternate lang siya sa gilid para hindi masyadong makalat tignan. Then, kung gusto nyo, pwede kayong pure pictures nyo lang or pure random pictures. So, ikaw bahala kung anong gusto mong pattern. Pero kasi ang ginagawa ko, per gilid lang ako naglalagay ng picture ko kasi pangit tignan kung, alam mo yun, sobrang kalat. Balik ako sa Picsart. Then, since ayoko nga ma-over-edit yung sarili ko dito sa picture na to, and ang hirap ibahin ng kulay ng background. Kasi nga, kapag iniba ko yung background, nag-iiba din yung kulay ng sarili ko. Ang pangit naman, di ba? Kung gusto mong background, then, ipapatumbo lang kung tamang edit lang ng sarili mo. Kaka-cut out mo lang siya. And sa Picsart, pwedeng siya na yung mag-ayos ng sarili mo. Then, edit lang natin. Ayusin lang natin gilid-gilid. And I think okay na yan. And yeah, that's it. Let's crop na lang natin ng square. Ito na yung picture na same lang din sa feed ko. And that's it. That's how I edit my Instagram photos. Alam kong sobrang gulo kasi hindi ko talaga alam kung paano ituturo sa inyo. Pero ayun lang yung mga ginagawa ko in editing my photos. And wala namang perfection sa paggawa ng feed. Ikaw bahala kung anong gusto mong ilagay sa mga Instagram mo. Alam ko lang, gusto ko lang na magkakakulay sila kasi ang sarap tignan sa mata. Gets nyo? And that's all. I will end the video here. I hope you like this video. If you did, give this video a big thumbs up. Don't forget to subscribe down below and push the bell button to get notified whenever I upload a new video. Go follow me on my social media accounts at ErikaRMN on Twitter and Instagram. And as always, may your day be filled with happiness. I will see you guys in my next one. Bye! If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.